Gloria Arroyo, siya nga ba ang huhudas kay PBBM? Yan po ang ating aalamin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At diba, syempre shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na palagi pong sumusuporta sa mga ina-upload po nating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po natin pag-usapan itong napaka-interesting na topic, kung sino nga ba ang magta-tridor kay PBBM, si Gloria Macapagal Arroyo nga ba mga sangkay? Yan po ay napaka-interesting na topic. Pero bago po yan, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe, no? Sa ibaba po may makikita po kayong subscribe button. Ang gawin nyo lamang mga sangkay, pindutin nyo po yun, tapos pindutin nyo yung bell, pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe below, click the bell, and click all. Alright, napakadali lamang po yan dahil nga po 1.06 million na po tayo dito sa YouTube at padami po tayo ng padami mga sangkay. Ngayon, eto na. Eto na ang ating topic, no? Representative Arroyo, siya nga ba ang ano? Siya nga ba ang sinasabi? Marami kasing hindi siya conspiracy theory, kundi mga haka-haka. Actually, bago pa lamang po maging presidente si PBBM, I mean umupo na pangulo, bago pa lang po siya nananalo bilang pangulo ng Pilipinas, bago po siya umupo at palitan si PRRD, usap-usapan na po na si possible umano si Gloria Arroyo ang magiging traitor mga sangkay. But syempre chismis lang yon, hindi po natin kayang patunayan yan mga sangkay. Ngayon eto po mayroong balita. Representative Arroyo itinanggi umano ang umano'y planong kudeta sa kamara. Ano itong ano? Alam nyo kasi ganito lang yan. Kapag ang kamara ay kakampi ng pamahalaan, medyo liyamado kayo. Pero kapag ang kamera naging opposition na, patay tayo dyan. Yan po ay mahirap na kalaban. Sa iba pang balita, muling itinanggi ni dating Pangulong at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang umano'y planong patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Planong patalsikin si Romualdez. Ako, mga sangkay, pagdating dito, alam naman po natin yung impluensya ni Representative Arroyo, no? Matindi. At ganun din naman po si Romualdez, mga sangkay. Kaya itong awayan na to, hindi ko alam kung hanggang saan ito pupunta. Pero may mga video, mga sangkay, binalita na karaan na itong si, ano tawag dito? Itong si Speaker Romualdez ay nagmamano po kay Arroyo. So anong ibig sabihin nun, mga sangkay? Kanyang pwesto sa isang bahayag, pinabulaanan ni Arroyo na naloko siya ng isang congresswoman matapos mapaniwalang may basbas ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang planong kudeta. Ano yan? My goodness, ano tong mga revelasyon? Ayun, no? A report is going around that I was talked by a congresswoman into thinking that the alleged house itong kudita daw po may blessing daw po kay First Lady. I am truly sorry. Ayun, ibig sabihin na ito mga sangkay. Humingi ng paumanhin si Arroyo. Ulitin natin ito part na ito. May basbas ni First Lady Lee. Again, dito. Ana ni Arroyo na naloko siya ng isang congresswoman matapos mapaniwalang may basbas ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang planong kudeta. Humingi ng paumanhin. Kudeta laban kay Martin Romualdez. Kumbaga may nagsabi sa kanya na gumawa ng kung ano mang pwedeng maging gulo doon sa ano, tapos may basbas daw kay First Lady. Pero hindi daw totoo. So ito, nag-sorry po siya. Umanhin si Arroyo kay Lisa dahil na damay pa umano ito sa issue. Kung sino man anya ang nagpapakalat ng gayong chismis, ay siyang nagloloko sa taong bayan. Ayan na. Whoever is
spreading these pathetic rumors are the ones stopping the Filipino people, and they should now move on to the serious business of making positive contributions to the national progress. Dagdag pa ng mambabatas, walang anumang house coup na magtatagumpay o nagtatagumpay ng walang pahintulot ng Pangulo. Okay. Okay. Kaysa rin anya siya sa bumuo ng unit team at supermajority sa Kamara na nagsusulong sa agenda ng Pangulo. Okay. So, isa daw po siya sa bumuo, which is totoo naman mga sangkay. Malaki din po talaga ang ambag ni Representative Gloria Macapagal Arroyo sa nakikita po natin ngayon itong tinatawag na unit team. Okay? Pagkakaisa po ito talaga mga sangkay ng iba't ibang klaseng grupo ng mga politiko. Kaya sabi po niya, second, I made a humble contribution to the joining of forces of the joining of forces that became the unit team. And the resulting supermajority in the House is a major force for delivering our president's agenda. Thus, I would never take any action to destroy it. Malinaw na mga sangkay. I hope na ito po ang maging ending ng lahat ng haka-haka. Kasi si Representative Arroyo, napagbibintangan po ito. Matagal na mga sangkay. Alam nyo nung hindi pa po ako kumakalas sa mga grupo ng mga political vloggers, na napag-uusapan na po ito mga sangkay na may mga ganitong klaseng chismis lang naman nagpapang-abot din sa amin. So sabi namin, totoo kaya to? Well, sabi ko, malalaman naman natin yan sa tagal ng habang tumatagal po ang panunungkulan ni PBBM. Kaya nung pumutok yung issue na tinanggal nga po yung posisyon niya doon sa Kamara, ayun na mga sangkay, doon na po nag-umpisa yung marami na namang chismis, marites na sinasabing possible na itong si Gloria ay mag-aklas, gamitin ang Kamara laban po kay President Ferdinand Marcos Jr. Pero, linaro naman niya po dito, ayan po, second, I made a humble contribution to the joining of forces that became the unit team. Pinagmalaki pa po niya mga sangkay. Ako, sabi niya, buong pagpapakumbaba na sasabihin ko na malaki ang naging contribution ko sa ano, sa sinasabing unit team, 'di ba? Tayo. Kayo part kayo ng unit team, ako part ako ng unit team, mga sangkay, 'di ba? So sinasabi po ni representative na marami po siyang ambag. Baga, hindi ko sisirain itong nasimulan namin. Ayan po, I would never, sabi po niya, I would never take any action to destroy it. Ayan po, very clear, loud and clear. Sana hindi lang po ang salita. I think yung mga ganitong klaseng linya hindi naman siguro masisira, mga sangkay. Especially kasi ganito lang yan. Kapag nag-away-away ang unit team, doon napapasok yung mga totoong sinasabi po nating kalaban ng mga Duterte, mga Marcos, Dela Gloria. Kapag magkawatak-watak ha, yung sinasabi ko sa inyo, pag magkawatak-watak ang unit team, makakapasok na sila. Magkakaroon sila ng kahit papano mataas na chance para na naman maghari-harian sa ating bansa. Yan lang po, mga sangkay. So, sa ngayon, sa tanong na si Gloria nga ba yung traitor, uhuhudas kay PBBM, mukhang sa message na ito, mukhang malabo. Ayan po, mga sangkay, nakalagay, I will never take any action to destroy it. Okay? Kaya wala siyang anumang gagawing hakbang para wasakin ito. Wala rin anya siyang nakausap na sino mang politiko tungkol sa umano'y planong kudeta. Okay. Ayan mo, mga sangkay, klaro naman na, no? Pero kayo, kung kayong tatanungin ko mga sangkay, kayo ba ay naniniwala? Tingin niyo ba si Representative Gloria Macapagal Arroyo ay wala talagang gagawin sa ating presidente? Since klinaro niya naman po dito, ayan o, klinaro niya naman po dito na hindi po siya gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng unit team na isa po siya sa bumuo. Ayon po sa kanya dito. But what
Anong masasabi mo? Mga sangka, i-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangka Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, at kapag nakita nyo ng mga sangka, ang gawin nyo lamang i-subscribe ito. Click the subscribe, click the bell, and click also. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangka Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.